Sunshine, serbisyo ko, serbisyo mo. Ngayon, araw-araw na napapanahong impormasyon at pampublikong serbisyo na hatid ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga iba't ibang institusyon, asosasyon at mga organization. Sunshine, serbisyo ko, serbisyo mo. Ngayon! Okay mga kapartner, bago tayo pumalaot sa ating talakayan at sa ating serbisyo mo, serbisyo ko ngayon, bigyan muna natin ang pagkakataong bumati sa ating mga tagapakinig. Siyempre nakamonitor sa kanilang mga radyo, mga nakatutok sa Facebook ang ating resource speaker, ang ating bisita mula po sa Department of Trade and Industry sa buong rehiyon po yan, sa dito po sa Cagayan Valley. Ayan ang Regional Consumer Protection Division Chief, si Ma'am Linda Tan. Magandang hapon, ma'am. Sa iyo pong pagkakataon para sa pagbati. Magandang hapon po, Miss Lorraine, at magandang hapon sa ating mga tagapakinig at sumasabay maging sa FB Live. Mm-hmm. FB Live. Yes po. So, ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, ayan. Magandang hapon sa lahat din ating mga tagapakinig. Yung mga tulad na nasabi ko kanina, yung mga nakamonitor sa Facebook, maaari po kayong magbigay ninyo mga komento. At sa ating unang katanungan na Ma'am Linda, ay dahil nga po malapit na pong matapos ang buwan ng Pebrero at papasok na po tayo sa buwan ng Marso, kung saan po ay ginugunita po ang World Consumer Right Day. Ngayon po ay talakayin natin ano po bang mga nakalinyang proyekto, programa o mga aktibidad na isinasagawa po ng DTI na may kaugnayan po sa pakikisa po dito sa celebration ito. Oo, tama yan. Itong buwan ng Marso, lalo na yung March 15, ito yung itaguri ang World Consumer Rights Day. So, sa buong mundo, ito ay isa-celebrate natin ang araw ng ating mga consumers. At meron tayong activities na gaganapin sa araw nito. At dahil yung ating theme for this World Consumer Rights Day ay regarding yung issues ng plastic pollution. Mm-hmm. So yung maging theme po nito is yung tackling plastic pollution. Mm-hmm. Dahil alam natin hindi lang sa ating bansa, kundi maging sa ibang mga bansa sa buong mundo ay isa sa mga problema ngayon na idinudulot ng plastics ay nakikita na natin, lalo na 'di ba pagka may mga pagbaha, lumulutang ang naparaming plastic waste. So ngayon 'yan ang ating tema, bibigyan ng pansin ngayong World Consumer Rights Day. Okay, at tulad nga ng nabanggit nyo, ma'am, tungkol nga dyan sa ating plastic population, ano po yung mga ginagawa nyo paghahanda upang maisakatuparan po ang mga aktibidad na ito? Oo, meron tayong pinaplanong World Consumer Rights Day Forum na kung saan ang ating mga ang pinaka-focus ng ating pong forum na ito, ayun na nga to tackle yung issues ng plastic pollution. And we are partnering with our recognized consumer organizations, mga private organizations, so we will be involving them itong sa simultaneous consumer advocacy forum natin sa iba't ibang probinsya para sa ganun mas malawak yung ating campaign, yung ating advocacy na matugunan yung problema patungkol sa plastic pollution sa ating bansa, sa ating lugar, sa Region 2 at sa iba-ibang probinsya. So, we will be coordinating, we will be inviting DTI recognized consumer organizations kasi meron tayong may mga grupo ng mga consumers na we recognize them as our partners in our consumer advocacy and sila yung ating makakasama dito sa programang ito. So initially, we will be conducting this forum in all the provinces, simultaneous yan, sa March 15. And of course, we will also be involving yung ating mga local government units. Okay. Pero ito, hindi siya magtatapos.
Yes, matanong ko lang, Mama, may kaugnayan po ba ito sa mga pinapatupad na ng mga ano na mga LGU, mga pagbabawal sa pagbebenta ng plastic, pagbebenta ng mga straw sa mga sari-sari store? May kaugnayan na po ba ito sa ating tema ngayong taon? Actually, ano na yan, oo, meron na itong kaugnayan sa mga pinapatupad ng ating mga local government units. Mm-hmm. Kasi di ba meron tayong yung Republic Act 9003 regarding ecological solid waste management. Mm-hmm. So yung ating mga local government units, meron na sa kanila yung mga may mga local ordinance na patungkol sa regulation, lalo na yung paggamit ng single-use plastic bags. Mm-hmm. Ngayon po, ma'am, ano yung sa products. Straw? Sa paggamit yes, ng straw? Yes, maging sa mga straw. Oo, so, yun yung ating advocacy na we will support that yung ating mga batas patungkol sa tamang yung waste disposal. At the same time, we can reuse, diba? We can reuse them, we can recycle, at madami pang kaparaanan. And at the same time, ano yung mga alternative products? Instead of using single-use plastic bags, so maaari tayong gumamit ng mas mga, yung mga locally available and sustainable na mga bayong made of indigenous products, marami ang mga gawa ng ating mga local MSME. So this is also one way of supporting our local MSMEs na may mga produkto na pwedeng alternative sa mga paggamit ng mga single-use plastic bags at maging mga packaging materials. Ma'am, balik tayo dito sa sasagawin yung forum. Ma'am, ano po ba ito? Face-to-face or virtual ang inyong isasagawa? Ang ano namin is sisikapin namin face-to-face pero very limited lang yung mga participants. So, ang tinitignan namin baka maximum of 30 lang yung participants mm-hmm. natin. And of course, kailangan i-observe yung ating mga health and safety protocols. So para ano pa rin, we will be following yung mga guidelines ng ating IATF at maging yung mga local government units. Okay, ma'am, may attendance na po ba kayo at sana may makasama din po mula sa kinatawan ng media sa ganitong mga forum? Ay, oo. Yes, kasi gusto natin ito malawakang advocacy, it's a campaign. Actually, and the more sectors ang involved, mas maganda dahil kailangan tulong-tulong tayo lahat. Ma-consumer man yan, yung ating business sector din dahil siyempre sila din ay dapat tutuparin nila. They have to follow yung mga sineset na ordinances. So dapat kasama din sila sa programang ito, yung advocacy natin regarding yung ating problema at solusyon sa plastic pollution. Okay. At sa ngayon, ma'am, wala pang venue o wala pang area na pagdadausan ng forum? Sa ibang probinsya, like for example, sa Cagayan, meron na kaming initially may na-identify na ang DTI Cagayan Provincial Office. So ito ay sa Sanchez Mira, Cagayan. Mm-hmm. For Nueva Vizcaya, sa Bayombong. Then for Isabela, Quirino, and Batanes to be identified pa kung saan yung location yung Sige. Forum na to. Pero definitely, we will be replicating itong project na to. Kasi it's not a one-day activity, di ba? It's a continuing advocacy mm-hmm. for us na matugunan ngayon problema natin patungkol sa plastic waste pollution. And yun yung ating magiging mga forthcoming activities regarding itong campaign na ito. Lalo na po yung information drive para po makabot naman po sa kaalaman ng publiko. Oo. So sa information drive yan, kasama namin dapat ang media. Well, welcome po kayo dito sa ating himpilan. Ayan, thank you. At maasahan po namin ng support ng Sunshine Radio. Okay, ma'am, dumako naman po tayo dito po sa Comprehensive Monitoring and Enforcement Program ng DTI. Ano naman po ito para po sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig?
Itong comprehensive monitoring and enforcement program, kasama ito sa mga regular na programs or activities ng Department of Trade and Industry. So siguro madalas nakikita nyo yung ating mga monitoring enforcement team, di ba? Nagkakandak sila ng price monitoring ng ating mga basic necessities and prime commodities at maging yung enforcement ng product standards law. Ito naman, tinitignan nila kung ang mga produkto na kasama sa mandatory products no, na pinapatupad ng DTI ay ano, they had undergone yung quality and safety testings conducted by the Bureau of Philippine Standards. And one way of ensuring na the products available in the market ay talagang dumaan sa pagsusuri sa mga tests na ginagawa ng Bureau of Philippine Standards, tinitignan nila yung quality markings. Kasi para sa mga consumers, ito lang yung kaparaanan for them to check whether the products is safe at ito ay nasa kalidad na isinasaad sa Philippine National Standards. So ito yung sinasabi natin, may ICC mark kung ito ay imported product, or yung may PS mark naman kung ito ay locally manufactured product. So yan ang example, yung ating mga electrical appliances. Meron din yung may mga yung mga steel bars natin. And marami, as of today, we already have 88 mandatory products that should have undergone yung quality and safety testing ng Bureau of Philippine Standards. So kasama yan sa minomonitor natin. And we also have to, ano din, chine-check din ng ating mga monitoring teams yung price tag, yung paglagay ng tamang price tag, ano? Kasi importante yan para sa ating mga consumers. Para sa ganun, alam natin na we are getting the value of our money kasi meron tayong way to check na ito yung presyo ng basic necessity within the SRP, di ba? Yung suggested retail price, mga ganun. So, napaka-importante. Yan, tinitignan natin kasama yan sa comprehensive monitoring and enforcement natin. Ma'am, ano po, dito na lang po sa Isabela, sapat po ba yung monitoring team ng DTI upang ma-check ang lahat po ng mga establishmento at sakali man po may mga paglabag na mga ganyan, ano po yung pwede pong gawing action ng DTI? Kung sa tinapan natin yung sapat yung monitoring teams natin, actually, napaka-konti lang ano yung kung in terms of yung number of monitor members ng price monitor yung ating monitoring enforcement team, pero talagang as in every day halos nandiyan sila sa labas, nagkakandak ng monitoring, surveillance and enforcement activities, and at the same time ano, meron din tayo yung mga yung negosyo center business counselors, yung mga NCBCs natin sa iba't ibang lugar. So halos meron tayong mga negosyo center business counselors sa iba't ibang municipalities. Sila din yung katuwang ng Consumer Protection Division, especially sa price monitoring ng ating basic necessities and prime commodities. So we are ensured na maging yung sa mga malalayong municipalities na check kung nasa tamang presyo ba yung ang mga binibili ng ating mga consumers. At ito, kunyari, meron pong nakikitang mga paglabag, lalo na sa mga presyo, we issue letter of inquiry. Pero kung siyempre nakikita natin na mataas talaga yung mga presyo nila o kaya'y merong violation sa product standard, wala yung mga quality markings ng mga produkto, we can issue kaagad yung notice of violation. So, yun yung mga ginagawa ng DTI para ma-ensure yung compliance ng ating mga business establishments sa mga trade and industry laws na ipinapatupad ng ahensya.
Okay, super gusto ko lang pong itanong para karagdagan lang din po. Paano po yung usong-uso po ngayon sa mga online selling? Ano po ba ang ginagawa ngayon na DTI diyan? Meron na po bang under niyo na po ba ang pagmo-monitor sa mga ganitong sistema ngayon ng negosyo? Ang ano natin ang ano natin diyan, no? Kasi kami, wala kaming way to monitor yan. So, pero meron tayong partner dyan, yung National Bureau of Investigation, kasi sila merong capability to conduct investigation, no, sa mga online sellers. Pero at the same time, for us, pwede rin naman nilang idulog sa amin and we can help them address yung mga concerns nila. Like for example, yung mga bumibili sa Lazada, Shopee, na defective yung mga products na nabili, pag pina-file or I mean nagpapatulong sa DTI, we can assist them actually. Pero doon sa mga investigation aspect niya, yun naman ay nakikipagtulungan tayo sa NBI, maging ang meron din ang sa may certain department din sa National Police. Meron silang, di ko lang ano yung department nila na tumutugon din sa mga, yan, yung mga nag-scam, yung mga scammers, especially sa online selling. Pero yun palagi ang sinasabi ng DTI. Meron tayong pwedeng gawin. Yun, mga tips kung paano maiwasan yung mga online selling scams or itong tawag dito, mga deceptive schemes ng mga online selling platforms. Okay, ayan. Maraming salamat, Ma'am Linda, sa ating katanungan na yan. At dumako naman po tayo dito. Ano po ba itong Consumer Welfare Assistance Center ng DTI? Ano po ba ang benepisyo? Ano po ba yung maidudulot nito mabuti sa ating pong mga consumer? Ito yung ano, parang isa siyang one-stop center siya para sa ating mga consumers na nandoon, we can provide them mga information materials, ano, like ano yung rights and responsibilities ng isang consumer. We can also provide them tips paano tignan, kung paano tumingin ng produkto na ito ba ay dumaan sa quality testing, so mga ganon. And then, ito rin yung way for them to file. Kunyari, may mga problema sila sa mga nabili nilang produkto sa palengke, merong kulang sa timbang, then they can go to our Consumer Welfare Assistance Center para matulungan sila sa mga concerns nila. Like, we will also be providing yung center ng timbangan ng bayan. Para sa ganun, yung ating mga consumers, pwede nilang i-check kung yung mga nabili nila ay tama ba sa timbang. So, yun yung mga pwedeng yung mapuntahan. I mean, yung consumer natin, pwede silang may mapuntahan in cases na may mga problema silang na-encounter sa palengke. And then, di ba, meron din mga senior citizens or differently abled na consumers. So, pwede rin silang pumunta doon. At they can be accommodated, parang kung ba may rest area for them sa Consumer Welfare Assistance Center. Ano and po yan, ma'am? We will saan po nila matatagpuan? Lahat po ba ng mga pamilihan sa isang munisipalidad? Mayroon po bang nilalagay ang DTI? Sa ngayon, ano lang, meron po tayong pilot public markets na kung saan natin umpisahan itong proyekto. Pero eventually, this will be rolled out or replicated sa iba-ibang public markets sa Region 2. So for now, initially, meron na tayo sa Quirino, sa Madela, and sa Nagtipunan, Aglipay, and maging sa other municipalities sa Quirino. For Isabela, naumpisahan na yan sa Ilagan New Market, public market nila. And later on, maging sa other provinces,
we will be establishing the Consumer Welfare Assistance Center sa mga growth center municipalities nila. So this will be a continuing program which will be launched itong ito, it has already been launched actually January pa meron na tayong continue na lang. Okay, ayan at ito naman pong installation of price bulletin board na nilunsa din po ng DTI. Ano po naman po ang nakaloob dito ng programa? Itong price information board, parang isang ano siya, it's actually a board i-install sa public market. Mm-hmm. And doon yung iba't ibang listahan ng basic necessities and prime commodities under the jurisdiction of DTI. At idinagdag na rin namin dahil masyadong importante din yung mga products under the Department of Agriculture. Mm-hmm. So yun, nandoon yung mga iba't-ibang produkto nga na minomonitor ng DTI as well as yung products under, yun nga nabanggit ko, under the DA. Mm-hmm. At doon, makikita nyo ano yung mga prevailing prices ng mga products na ito dun sa specific na municipality or city kung saan ito na-install. So, ito ay sa public market naka-install. And makikita doon magkano na ba ang prevailing price kunyari ng sardinas, mm-hmm. Ng asukal, so mga mga dilata, sabon. So, this will provide yung ating mga consumers ng information na ito pala yung prevailing price ng mga product, ng mga products na ito. So it's a guide for them kasi nandun din yung suggested retail price. So makikita din nila na ito yung SRP for a particular product and ito naman yung prevailing price. So it's a guide maging sa ating mga business establishments na meron talaga dapat sinusunod na yun nga, may suggested, although it's a ano nga lang, it's a suggested price for a particular basic necessity or prime commodity, but it serves as a reference and guide for both yung ating mga business establishments at maging sa ating mga consumers para makita ka agad, ay, merong pagtaas ng presyo. So, tatanungin, bakit kaya? So, there is a reason for us to analyze then kung bakit biglang may pagtaas kung sakali man na meron. Mandate po ito, ma'am, sa lahat ng LGU. Sakali, ma'am, may ma-monitor po ang inyong monitoring team na walang ganito, ano po pwedeng gawin ng DTI sa mga LGUs? Actually, kami sa DTI ang nag-provide nitong price information boards. Mm-hmm. Oo. It's a project in partnership with their local price coordinating council, mm-hmm. ng mga LGUs. Initially, we already provided 34 na price information boards region-wide, pero there will still be some more kasi hindi pa natin nabigyan lahat. Pero it does not, ato din yung ating mga LGUs, kung gusto nilang magkaroon nito, pwede lang din naman, they can set up yung kanilang price information board. Kasi ito din eh, the local price coordinating council actually is being chaired by the local chief executive. So, ano po ito? It's a project na maging ang local government units can also replicate in case na wala pa. Pero sisikapin namin sa DTI to provide even yung mga iba pang mga public markets na hindi pa natin nabibigyan. Okay, at ang oras natin, alas 4:49 at may nalalabay pa tayong mga oras, minuto para po sa ating program. Isama ko na rin po sa katanungan kay ma'am. Ang aside po sa mga consumer oriented activities, meron po ba kayong mga programs na may kinalaman po sa mga pagninegosyo? Oo. Actually, yan yung ano din natin ngayon, yung parang development approach din. Kasi para ang madalas kilala ang DTI sa mga monitoring and enforcement activities. So ngayon, gusto din naman natin na ang ating mga negosyante, mga business establishment, will be provided with mga seminars that can help them sa kanilang pagninegosyo. So ito naman yung capability trainings, capability seminars na pinaplano namin ibibigay sa mga iba't ibang
business establishments like yung ating mga hardware stores, yung ating mga grocery stores, supermarkets, department stores, hardware stores, sabagin ko na yung ating mga service and repair shops, mga private emission testing centers. And ito, it's one way for us to help them. Lalo ngayon, di ba, nag-iba na yung ating business environment. We are towards digitalization, and for them na hindi mali-left out, kailangan i-mainstream din natin sila, maging sustainable yung kanilang business. So, yun po yung ating ano din. We will be providing them this capability trainings or seminars para sa ganun magiging mas sustainable yung kanilang business, and they will be mainstreamed sa bagong ano din natin, business environment natin, which is towards digitalization na nga. Sa buong rehiyon na po ba ito yung proyektong ito na ipapatupad nyo? In buong region ng DTI? Yes. Sa buong ano to, it's a region-wide activity. So most likely dahil din sa mga constraints of conducting face-to-face seminars or webinars. Or seminars, I should say. So ano to, yung mga capability seminars will be conducted ano na lang, through online platform. So, everybody can be, ano, can be accommodated from among yung ating 5 provinces. Okay, maraming salamat, ma'am, sa napaka malusog na talakayan, lalo na po sa atin pong mga concern po ng lahat, dahil tayo po naman ay lahat ay mga consumer. And mensahe na lang po para po sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon at salamat sa pagpapaunlak sa amin. And sa ating mga consumers, ang aming pong request ay magtulungan tayo, no, para maging vigilant tayo sa ating pamimili. And at the same time, kung may mga nakikita kayong mga paglabag sa presyo man yan o sa mga produktong may defect, pwede pagpaalam lang din sa DTI. At maging yung sa mga ano info campaign natin ngayon, especially nga itong tatalakayan itong World Consumer Rights Day regarding yung issues on plastic pollution. So sana lahat tayo ay magiging kapartner ng DTI at ating local government units na ano pag natin magiging mapagbantay at magtulungan para maiwasan yung plastic pollution na makasira sa ating kalusugan at maging ang ating kapaligiran. So with that, magandang hapon po sa ating lahat at God bless us all. Alright, maraming salamat. Ayan ang ating pong kapartner mula po sa DTI.